it's me, Diane Delos Reyes, and welcome back to my channel. So kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to click subscribe and ring the notification bell for more updated videos. Thank you! So for today's video, i-share ko sa inyo kung bakit ako pumayat and paano ako pumayat, ano yung mga ways kung paano ko na-maintain yung aking weight, and paano mag-lose ng weight. So yun yung i-share ko sa inyo today. So if you're interested, just keep on watching! Bago tayo mag-start sa mga ways na gusto kong i-share sa inyo is papakita ko muna yung mga pictures ko last year and yung mga past years na sobrang taba ko talaga. So, ayan. Sobrang taba ko dyan, no? Kakaiyamot. Sarap kasi kumain talaga sa fast food nun. Lalo na kapag bagong sahod or sina ate magyayaya sa fast food. So, ayan. Ayan pa. Ano yan? Yung nakapasa ako. Yan yung nakapasa ako nung let for teachers. So, ang taba ko dyan nun. Laki ng braso ko. Pero ang importante naman, hindi sakitin. So, yun yung talaga importante. So, ayan pa isa pa. Ang taba ko pa dyan, no? Ayan. So, yung mga picture ko, ito. Yan. So, yan ay taken siguro last 2016, 2017, ganon. So, ayan, hindi ko talaga content yung pagda-diet or yung lifestyle, pero gusto ko rin i-share sa inyo kasi habang kasi nagtitingin ako ng mga dating pictures, nakita ko yung mga pictures ko ang tataba. So, parang ano kaya kung lagyan ko to ng content, i-share ko kaya to. So, ayun. Nakita ko kasi din sa mga article yung mahilig yung mga paano magpapayat ngayon kasi 'di ba naka-ECQ tayo. Ayan, lamon ng lamon, kain ng kain, hindi na matapos yung pagkain. And syempre nasa bahay lang tayo, yung iba sa atin nag-i-stay sa kusina, hindi na lumalabas or hindi na umaalis dun sa kusina. So kung mapapansin niyo, parang hindi naman ako pumayat kasi dahil sa ang taba ng mukha ko. So ang totoo niya kasi mataba yung cheeks ko kaya kapag nagse-selfie ako mukha pa rin akong mataba. So, kapag syempre hindi ako nag-smile, ayun, medyo nakikita ko yung shape ng mukha ko. Pero kapag nag-smile ako, tumatawa ako sa picture. So, ayun, medyo parang lumulobo ako, ganun. So, sa mga nakakakilala sa akin. Pero ang totoo niyan, pumaya talaga ako. Siguro sa mukha ko, hindi man halata kasi kapag umingiti ako, ayan, taba, diba? Gawa nung cheeks ko kasi ang taba, kakainis. Pero kapag naka-side view yan, oh, makikita nyo na wala na akong mga taba dito. So, yung reason talaga kung bakit nagpapayat ako, kasi medyo nako-conscious ako sa sarili ko na kapag may nagsasabi na, uy, ang taba mo na, uy, mag-diet ka na. Uy, ang taba mo, parang ano, parang namamanas yung mukha mo. Minsan may nagsasabi pa na, uy, parang yung pisngi mo, parang Jollibee, parang ganun. So, ayun, parang medyo na nako-conscious ako sa sarili ko kasi ayoko na yung nasasabihin na ang taba ko, which is, para kasi sa akin, natural lang yun, parang ganun. Kasi ang pangit naman tingnan, diba, kung ang itsura mo is sobrang payat, wala na talagang kalaman-laman. So, mas maganda naman talaga kung medyo chubby ka din, pero mas maganda kung may shape yung katawan mo. And yung weight mo is nababagay doon sa height mo. Super lucky ko na meron akong, may sapat akong tangkad. Hindi naman sa sobrang katangkaran, pero meron akong sapat na tangkad. So, kasi kung maliit ako, tapos ang taba ko pa, di parang mukhang gasol na ako, di ba? So, no offense po, wala po akong balak namang insulto kasi naranasan ko na rin kasing mabuli nung high school ako or nung elementary ako, sinasabi kasi nung iba na, ay, nandiyan na yung butiki, para namang ano, payat-payat. Parang, kasi ang tawag sa amin talaga, parang butiki, parang toko, ganon. So, kung mapapansin nyo naman siguro yung mga butiki, yung toko, parang ang papayat nila. So, ayun, tas ang itim-itim ko pa noon. So, marami akong na mga naririnig na mga salita. So, nung ngayon naman, na tumaba naman ako, ang dami ko pa rin naririnig na salita na
Sabi nila, uy, ang taba mo na, uy, mag-diet na. So, di ba, gulo ng tao, gulo mag-judge ng mga tao ngayon. Hindi na lang sila mag-accept kung ano yung mga nakikita nila. Pero conscious ako sa sarili ko, kaya gusto ko mag-diet and gusto ko maging healthy. Yun talaga yung pinakang reason. So, yun. Paano ba ako pumayat? Madali lang naman talaga magpapayat kung meron kang disiplina. So, yun lang talaga yung pinakang importante kapag nagda-diet ka or naglulose ka ng weight. So, the first one is drink more water. So, napaka-importante na umiinom tayo ng 8 to 10 glasses of water or more than 10 glasses of water kasi yung panahon natin ngayon is sobrang init. Lalasan kasi kapag may ginagawa tayo, nalilimutan na natin uminom ng tubig. After ko umihi, umiinom ulit ako ng tubig and the best time para uminom ng tubig is yung mga time na nandito sa screen. So, nakikita ninyo. So, ganyan ako umiinom ng tubig. Pagkagising sa umaga, umiinom na ako ng tubig, yung walang laman pa yung tiyan kasi napaka-healthy nun at napakaganda pagdating sa ating katawan. So, next is oily foods. Ayan, so iniiwasan ko talaga minsan kumain ng mga oily foods. Pero naman, kumakain din naman ako pero binabawasan ko rin yung pagkain ng mga oily foods. Kasi sobrang dami ng cholesterol and nakakadagdag talaga siya sa taba natin. And especially, don't eat sweet foods. Hindi naman don't eat, so avoid na lang. So, iwasan na lang natin yung mga matatamis, like yung mga chocolates, mga tinapay na maraming asukal sa ibabaw, yun yung mga gustong-gusto natin. Lalong-lalo na yung soft drinks, ayan. So, kung umiinom talaga ako ng soft drinks, konti lang talaga. And dati kasi, kapag kumakain kami sa fast food, gustong-gusto ko yung soft drinks, merong Sprite, may Royal, ayan, inilalaklak ko talaga yan. So, kaya nagpakataba-taba talaga ako dati nun. So, ngayon, nag-less na ako uminom ng soft drinks kasi hindi rin siya maganda sa ating kalusugan. Kasi alam naman natin na ang soft drinks ay sobrang daming sugar. So, binabawasan natin yan. Eat fruits and vegetables. So, yun talaga yung pinakang the best na paraan para magpapayat. So, eat fruits and vegetables. Hindi naman ako maarte sa pagkain. Nakakain ko naman yung mga prutas, mga gulay. Kasi pinalaki kami ng magulang namin na kumakain kami ng gulay tsaka ng prutas. Hindi kami mahilig bumili ng kung ano-ano like mga karne. Kumakain pa rin kami kahit sa isang linggo hindi kami makatikim ng karne. Okay lang. Basta ang mahalaga may prutas, may gulay at tsaka may mga isda. So, yun yung importante. So, next is eat spicy foods. So, ayan. So, kadalasan kasi, kailangan magdagdag tayo ng mga spicy or sili sa ating kinakain kasi ang sili ay nakakapagpababa ng weight. So, dati kasi hindi ako mahilig sa sili, pero nung nalaman ko na yung sili pala is nakakapagpababa ng weight or nakakapayat, so, ayun, at lagi ako naglalagay ng sili sa kinakain ko. Exercise. The most important is exercise kasi kung hindi tayo gagalaw or hihiga na lang tayo dyan pagkatapos kumain, hihiga na lang tayo, wala tayong gagawin, mananaba talaga ikaw sis. Kailangan gumalaw-galaw din no, tuwing umaga, kailangan pagkagising, mag-stretch tayo. So kadalasan ako, hindi ako gumagamit ng mga equipment para magpapayat or tulad sa gym, hindi naman ako nagaganon. Pero yung mga natural na pag-exercise lang, yung pampalaki ng mga puwet, yung pampaliit ng belly fats natin. So, ayan pa yung problema ko ngayon. Medyo hindi pa kupis yung tiyan natin. So, ayun. Pero okay lang naman. So, unti-unti lang natin. Kasi hindi naman lahat ay nadadaan sa madalian. So, kailangan is unti-unti lang yung process sa pagda-diet natin. So, ayan. Next natin is eat slowly. So, kailangan talaga mabagal tayo kumain. Hindi yung mabilis. So, ako kasi kumakain din ako na mabilisan. Pagutom na gutom na ako. Pero pag may time naman ako at meron akong time na kumain, hindi ako nagmamadali. So, kumakain talaga ako siguro ng mga 15 to 30 minutes. So, dahan-dahan lang yung pagkain natin. Kasi kapag mabilis kumain, nabubusog din agad. And pangit yung ganun. Yung parang nabibigla ba yung ating tiyan kapag yung ating bituka kapag kumakain agad tayo ng mabilis. Sa importante na kailangan nating tandaan is less your food intake. So, tuwing umaga, malakas ako kumain kasi kailangan ko ng energy for the whole day. And kapag lunch na, konti na lang. And lalong-lalo na sa gabi kapag matutulog na.
So yung iba, kapag nagda-diet sila, ang ginagawa nila, nag-egg diet challenge sila. So ano lang yung kinakain nila, ganito, ganyan. So ako kasi, kumakain pa rin ako nung natural na pagkain namin sa bahay. So hindi naman ako yung nagda-diet talaga na oatmeal lang yung kakainin sa umaga or something na ganyan. Yung kinakain ko is yung kinakain din ng pamilya ko and inuuntian ko lang ng intake or pagkain. Next way na ginagawa ko is yung pag-inom ng salabat na may kalamansi at saka duyan dilaw sa umaga. So meron kasi akong iniinom ngayon na turmeric tea ang pangalan. Ang flavor niya is moringa, tapos meron naman akong lemonade na papampaya talaga. So ito yun, yung iniinom ko tuwing umaga. So nakakapagpababa talaga siya ng weight. So hindi ako umiinom ng kung anumang gamot para sa pampapayat. Pero ito yung mga natural ways ko paano ako pumayat and paano ko mapapanatili na hindi ako tumataba, kumulog pa. So patapos natin yung kulog. Ano bang kulog yan? Tuwing hapon na lang umuulan. So, next way is to get enough sleep. So, ngayon na lang talaga ako nakakatulog na 8 to 10 hours talaga. Kasi dati, nung estudyante pa ako, hindi talaga ako nakakatulog, bes. Ngayong ECQ lang talaga nangyari to na meron akong time para sa sarili and nakakatulog talaga ako ng maayos. Like, minsan umaabot pa ng mga 10 to 11 hours kapag walang ginagawa. So, mas mabuti yun. Get enough sleep. So, wag lang sa sobra kasi nakakataba yun. Yung parang siesta, ganun. Siesta time tuwing alas 3, alas 2, dapat natutulog din tayo. So, kasi nakakapagbigay siya sa atin ng youthful glowing skin or yung youthful face na sinasabi nung iba. So, yun. Kung ako matapos sa aking mga tips na binigay sa inyo and yung mga lesson na naranasan ko and share ko sa inyo, may message lang ako sa lahat ng mga kababaihan. So, like all girls, so hindi natin maiiwasan yung mga insecurities. So, para sa inyo tong message na to. All sizes are beautiful. So, yun ang tandaan ninyo. And, kayo ay ginawa ng Panginoon na maganda at sexy. Lahat ay nasa inyo. So, huwag kayong mainggit sa kung ano makikita ninyo sa iba. And, just diet. Gawin yung inspirasyon yung mga napapanood ninyo, nakikita ninyo. And huwag na sana tayo mambash pa ng mga iba kung may nakikita man tayo at naiinggit tayo. So masama yung ganun. So just love yourself and be healthy. Yun lang talaga yung importante sa lahat. So if you like this video, please click subscribe and ring the notification bell for more updated videos. Thank you so much for watching!